training up in Shah. Now, konti-konti lang naman yan. Yan din siya lagay. And then, lagyan natin ang orange na kamote. Hi guys! Good morning everyone! Today ay April 10 na po. Bernis Santo pala ngayon, no? So, gagawa tayo ng bilo-bilo. Ginataang bilo-bilo dahil yun yung inaano natin kapag or sa amin sa Visayas kapag Bernis Santo nagbibinignit yung mga tao. So, yun yung kinakain kasi sabi ni mama nung bata pa ako naalala ko sabi niya kapag yun nga Bernis Santo daw o kaya Hubi Santo hanggang Bernis Santo bawal daw yung mga prito-prito kasi masunog daw yung mukha tapos ganun. So yun, ngayon gagawan ko si Shotzi ng breakfast. Gusto niya lang ng nilagang itlog. So nalaga ko na siya, guys. Then gagawan ko siya ng kape, then gagawan ko siya ng lemonade. So yeah, after ko dito, ang oras natin pala ay 9 na ng umaga. So after ko dito, guys, after ko mabigyan ng breakfast si Shotzi kasi ako kumain na ako kaganina ng sandwich bread, hindi ko lang siya na-vlog, then ipiprepare na natin yung ating bilo-bilo, ginataang bilo-bilo. Ito na yung breakfast ni Shotzi, guys, yung itlog na may salt at saka yung coffee niya, then yung lemonade niya, nilagyan ko siya ng honey pero hindi siya marami, konti lang. Then ito naman yung akin, medyo malingam-gam. Inom tayo nito, guys, every morning kasi panlaban to sa mga kagaw. So, nainom ko na yung ating lemonade, guys. As in, pure lemon lang talaga siya din. Hot water. Warm water, I mean. At saka, hinaluan ko siya ng tubig din na normal. So, yun. Buti na lang, marami yung nabili kong lime last time na nag-ano tayo, macro. So, ngayon ay atin ang ipiprepare yung ating for bilo-bilo. This one, guys. Ayan lang yung ating kamote. Kasi last week, nag-ano na rin ako, guys. Nag-bilo-bilo na rin ako. So, ito, tira na lang to siya. Akala ko kasi, yung last week ay mauubos ko siya. Pero, grabe, super dami niya. So, ito yung ating gabi. Hinati ko lang siya. Then, yung kamote natin, meron tayong orange na kamote. Then, meron tayong violet na kamote. Violet. Then, kakailanganin natin ng 2 coconut milk na 250 ml. So, bali 550 ml siya. Then, haluan ko siya ng guys, tubig. Kasi, 2 lang yung ganito natin. So, isa lang muna yung ilalagay ko. Kasama yung tubig. Then, mamaya, ilalagay ko naman yung kapag kayong malapit na siyang maluto para siya para malapot. Kasi kailangan nating tipirin, guys, kasi bumili ako nito sa macro, lang siya 5 piraso. Inugluto na ako nung last week. So, 3 na lang yung natira nito. So, kailangan natin siyang tipirin kasi hindi tayo makalabas. No, makalabas naman tayo pero mas mabuting huwag na lang tayo lumabas. Haguin, turok na ang kamote. Pwede na siyang itanong. So, kukunin ko yung ibang doon sa isang ref. Ito na yung kamuti natin, guys. So, kung napapansin nyo, iba't ibang kulay sila. Ito yung parang gagawin natin na purple yam since wala tayo nun. So, tingnan nyo naman. Ang cute! Pwede na siyang itanim. Diba? So, gagawin ko, guys, babalatan ko lang sila. Then, ipapakita ko sa inyo yung lahat ng ingredients. Guys, ito na yung ating mga ingredients. So, meron tayo ditong sago. Ito, guys, ay niluto ko na siya last week kasi nga nagluto ako. So, naparami yung luto ko. So, ayan yung sago. So, hindi ko siya ilalagay lahat, guys, kasi ang dami niyan. So, ito naman yung ating glutinous rice. So, ang gagawin ko ay itong tubig na to, ilalagay ko siya dyan. Then, hindi ko iubos tong tubig na to. Tantsahin ko lang siya hanggang sa maging sticky. So, ito yung ating purple na kamote. Kung sa Bisaya ay tapul na kamote. O ang orange, o ang kanang gabi. Then, meron tayong
coconut milk at saka sugar. Yung tira din yan last week. Pero hindi ko siya uubusin, guys. Yan, ako lang din. Manin ko kung gaano ka tamis lang yung ating kaya dyan. So, yeah. Lalagyan ko na siya ng tubig, guys. Then, imimix natin siya. Hindi ko na ipapakita sa inyo kasi hindi ko talaga magilap yung ating tripod. Hirap ako pag ganito. Ang kamay. So, yan. Imimix ko yan siya. Then, kapag umano naman siya, lumabnaw naman siya, pwede natin siyang dagdagan dito kasi andito pa, oh. Meron pa tayo dyan. So, anyway, 25 baht lang yan siya. Isang ganyan. So, yeah. Imimix ko lang siya, guys. Ito na yung perfect, guys. Nagawa na natin yung ating dough. Ito na yung gagawin nating bilabalo. So, ayan. Yan yung perfect na pagkaan, guys. So, dinagdagan ko lang siya ng tubig kanina unti. Then, hindi ko na siya dinadagdagan ng anong powder. So, ayan na yan. Ready na tayo. Guys, ito na yung ating bilabalo. Ready na siya. So, ngayon, meron na akong tubig dito. Then, ilalagay ko na to. Ito siya, ilalagay ko siyang ganyan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo kaganina, guys, nga kailangan natin ng tubig. Dagdagan natin siya ng tubig para matipid yung ating ano, yung coconut milk. So, ito mo, tubig mo na yung gagamitin natin para mag ano siya, yung pag ano ba, pagluto. Then, dagdagan ko siya ng isa pang coconut milk. So, ayan, ay, naku, ang hirap talaga pag walang tripod. Hindi ko talaga mahagilap yung tripod kung maliit. Agoy. So, ayan, ginanyan ko lang siya, guys, kasi magsitalsikan siya kapag ka i-ano ko siya lahat. So, ayan. Ito na tong isang coconut milk. Yan. Then, pakukuluin lang natin siya, guys. Ganyan lang yung pagdawi ng pagluto ko, ha? Well, kanya-kanya tayo ng, ano, paraan sa pagluluto. So, ito, ganito yung way ko sa pagluluto ko. Yan. So, pakukuluin lang natin yan siya, guys. Then, ilalagay naman natin tong ito at saka yung sugar din yung ating pearl. Yung sagu. Okay? Natin siya dyan, guys. Pag bumaba yung tubig niyan, guys, mamaya-maya saka ko ilagay yung ating next na coconut milk para maging ano siya, malapot. So, dahil naghihintay tayo na pakuluan yan siya, nakumulo, so tayo ay maghuhugas muna tayo dito sa ating mga hugasin. Okay? Oh my God, guys! Kumukulo na siya! So, pababain lang natin ng konti yung tubig. Then, ilalagay natin yung ating isang milk, coconut milk. So, ayan. Guys, medyo humupa na yung tubig. So, ilalagay na natin yung ating next na coconut milk. Ayan. Then, pakukuluin lang natin siya ulit. Pakukuluin lang natin siya ulit. Then, ilalagay na natin yung iba pang ingredient. Then, atin siyang hahaluin ng haluin. So, ayan. Perfect na siya. Ang bango-bango niya. Sayang hindi niyo siya maamoy. Super bango. Pero mas maganda to kung mayroong langka at saka ano. Hinog na saba. Oh my God. Yummers. So, ayan. Pakuluin lang ulit natin siya, guys. Then, ayan. Singawan lang natin kasi muulbo bitaw siya. So, anyway, guys. Kagabi pala ay naglinis ako ng ano, tinamaan ako ng kasipagan kagabi ng alas 6. So, naglinis tayo buong dyan, gang dyan sa taas hanggang sa baba. Nalinis ko siya ng bonggang-bongga. So, naglinis ako as in, tinanggal ko yung laman niyan lahat. Tinanggal ko din, nilinis ko. Then, dito rin sa baba. Anyway, titignan natin. So, magsimula tayo dito. Ayan. Ito naman ay nung hinol ko to, bago ko siya nilagay dyan, ay nilinisan ko siya. So, ayan. Nalinis na yan siya dyan. Then, yung dito naman, ayan. Perfect. Malinis na siya. So, ito yung peanut ni Matit. Hindi pa rin siya nauubos, guys. Ang tagal na niyan. So, dito naman tayo. Ayan. So, nalinis ko na siya dyan. Then, dito rin, as in, kinuskus ko siya dyan, guys. Kinuskus ko siya ng Scotch Brite. So, ayan. Malinis na rin. Malinis na. So, ayan, bitaw siya kay Gitaum. Tung bitaw siya kay
nakuan siya, nabasa, so wala siya natanggal, bisag ilaban na antin, kaya na siya ay plastic na siya, guys. So ito naman ay super linis na niya din, ayan, malinis na rin. So ayan yung ating mga pang bake at saka ito mga stock ng kutsilyo natin na mga bago pa, hindi pa siya nagagamit kasi meron pa naman tayo. Yan ito, super dami nitong laman, guys, as in buti na lang na ano ko siya, nalinis ko siya din, tinanggal ko yung mga hindi na dapat kailangan. So ayan, and then yan, oh, diba ang ganda na kasi malinis na siya, tignan. And dito naman, opak, na ano lang yan siya kasi tinanggal ko yung ginamit ko yung isa kaganina. So ayan, then dito naman, oh, perfect. So sana sa susunod ay sipagin ako dito naman yung lilinisin natin kasi ayan, oh, nagrambulan na siya. So hindi ako maglilinis ngayon kasi Biyernes Santo, baka maano ako, mabuang. Charot, joke lang. So baka bukas or sa susunod araw natin dito naman sa kabila. Sana. Super kulo niya na. So ilalagay na natin yung ating bilu-bilu at saka yung pearl. Mamaya unahin muna natin 'to. Yan. Tren. Nalagay ko na siya, guys, lahat, yung asukal at saka yung sago at saka ang ating mahiwagang bilo-bilo. So kapag kalumutang na yung bilo-bilo, guys, ibig sabihin ay luto na siya, perfect na siya. So yan, takluban lang natin siya outro. Yay! Guys, our ginataang bilo-bilo ay luto na po. So ito na yung ating finished product, kataray. So ayan, oh my god, this is so yummy. So ayan, super ano niyan, guys, super lambot. So itatry na natin ang ating ginataang bilo-bilo. Itatry na natin siya ng konting-konti lang naman. Yan, dyan natin siya ilagay. And then lagyan natin ng orange na kamote. So ayan. Kalame. Oh my god. Guys, ito na yung ating ginataang bilo-bilo. Kumuha lang ako ng konti, guys, kasi medyo mainit pa siya. Mas masarap siyang kainin kapag ka malamig na siya. So, nakuha lang akong konti kasi ipatry, para ipatry natin sa inyo. So, ipa lang natin. Kalami. Ang sarap, guys. Let's eat. Shout out ko na lang sila Tita Shane at saka si Tita Nene at saka si ano Matit. Kasi wala naman sila dito. So, i-shout out na lang natin. Kain, guys! Ang sarap niya kasi tama lang yung lasa niya. Tama lang yung tamis niya. Hindi masyadong matamis. Wap. So, dahil tapos na tayo, guys, i-in ko na yung ating vlog dito. Thank you very much for watching and see you again on my next one. Bye-bye!